ang inyong kakusinerang lakwatsera na nagbabalik. Tayo po ay nagluluto na ang aking mga taong kumain. Wow! Ililis ko na po siya. Nilagyan ko po siya ng kalamansi tsaka pamintang powder para po matanggal yung lansa. Ngayon po, atin po siya ngayong ihihilera sa ating karabi. Ito pong ulo, hinati ko po siya sa gitna. Hilera lang po natin. Ngayon po, ito po siya, oh. Minaririt ko po siya sa kalamansi, paminta, tsaka asin. Para po may lasa na yung ating tulingan. Namumuot na po yung lasa. Ngayon po, meron po tayo ditong luya. Atin po siyang pabaunan ng luya. Sari po sa sa yan. Meron din po tayo dito ang bawang. Okay, lagay din po natin. At ang sibuyas po. Natin itong suka. Yan po yung mga ingredients na atin na ilalagay at atin na po itong isasalang. Sana po natin sa ating luwagang kalan. Sa low heat lang po. Ayan. Kasi na po kayo magulo. Kasi hindi po camera gamit po. Ngayon po, hintayin lang po natin to na mag-reduce po yung ating nilagay na suka. Huwag po natin tatakpan para hindi po siya mahilaw yung suka. Hayaan lang po natin siyang kumulo sa ganyan. Sa low heat lang po. Ngayon po, meron po ako mga, ito po, tulad po nito, salt and pepper po, ang nagagamitin natin mamaya, gata po, cream coconut, lagyan po natin ng patis, at saka po pala laurel. At saka po yung gagamitin natin, kulay ay ang pechay. Masarap po kasi pagka may pechay po na ginagamit. Ito po ay atin pong babalikan after 4-5 minutes. Pag po nag-reduce na po yung suka, babalik ka rin po natin siya. Okay po. Ngayon po, heto. Kumukulo na po siya. Atin po siyang baliktarin. Para po yung kabilang side naman ay maluto. Ma-absorb din po niya yung suka. Natin itong matuyo yung suka natin. Atin pong balikan. Ito po, mag-reduce na po yung ating sukang nilagay. At this point po, pwede na po natin ilagay itong paminta at salt. At
kamatis. At ito pong gata. Atin po ilagay. Sama na rin po natin itong siling haba. Ay, siling labuyo. At saka po itong siling aligang. Ngayon po, atin po siyang takpan. Tutuin po natin siya hanggang po siya sa makita natin yung naglalabit na siya. Atin po siyang palitan ulit. Ito po siya ngayon. Patay niyo po, naglalapit-lapit na po siya. Pero hindi pa po ito luto. Ayan lang po natin siya. Kumulo ng kumulo. Para po ma-absorb yung isda. Yung turingan, yung ating yung gata. Pati na pong ilagay ang gata. Ang pechay po. Sarap po kasi pag may gulay. Hindi po puro isda lang. Iba po talaga yung may ginangat ang nakakaroon ng gulay. Atin po kayo takpan para po malanta po itong gulay. Asensya na po kayo kung balik po itong aking camera. Okay po, balikan po natin. Po at ito tingnan. Ayos na po. Tingnan lang po natin siya. Okay na po lasa. Lumabas na rin po yung matik-matik anong gata. Ayan po. Tapos na po ang ating nilulutong ginataang tulingan. Atin na po siyang patayin. At muli po, ako po ay magpapaalam na sa inyo. Ito po ang inyong kakusinerang lakwatsera. Yung hindi nagpapasalamat sa inyo pong panunood. Sawang panunood niyo po at sa mga kamag-anak na sumusubaybay, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa support niyo. At yung mga kaibigan, salamat po. Kaya muli po nagpapasalamat po ako at nagpapaalam. Ito, sana po yung subscribe kayo. At share sa mga kaibigan at mag-comment din po, pindutin niyo po ang notification bell para lagi na makilapit sa aming gagawin mga video. Salamat po, God bless po sa ating lahat. Bye-bye.